Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello guys, magpagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman na ang kaakabangan natin. Naabot kamay na pangarap sa wakas nga na nasa kamay na ni Don Pepe ang cellphone ni Dr. Tanya, kung saan nga ay naglalaman ng ebidensya kung saan nga umamin nga itong si Moira sa kanyang ginawang kasalanan. Dito ay wala na nang lusot itong si Moira kasi nga klarong-klaro at napakalaking ebidensya ang hawak nitong si Don Pepe. Buti na lang at napunta nga kay Annalyn yung cellphone at ibinigay din dito kay Don Pepe. Ngayon ay matatapos na ang kasamaang ginagawa nitong si Moira at si Zoe. Sigurado tayo na kulungan ang bagsak nilang dalawa, lalo't lalo na napakalaki ng kasalanang ginawa nitong si Moira na tinulak niya nga sa hagdanan itong si RJ, kung kaya't naging dahilan ng muntikan ng pagkamata nito at yung pagiging koma niya. Hindi lang isang bisis niya tinangkaan niyang patayin itong si Dr. RJ, kundi pangalawang bisis na, kasi ngayon pangalawang bisis kung saan nga ay nag-away sila na umamin nga siya. At akala niya nung nakita niya na may cellphone si Dr. RJ, akala nga ni Moira ay tatawag nga sa ng pulis itong si Dr. RJ at ipapakulong siya. Kaya naman nagkasagutan silang dalawa at yun nga ang nangyari ay nag-agawan sila ng cellphone hanggang sa nagkaroon ng convulsion itong si Dr. RJ. Dahilan para maging kumatos uli itong si Dr. RJ. Sa ngayon ay wala na talaga silang lulusutan pa. Ang magawin na lang nila ay baka tumakas na naman yung mag-inang ito, kasi nga bagsak na talaga sila at lugmok na sa ebidensyang hawak ni Don Pepe. At sigurado tayo na kulungan ang bagsak nila at itatakwil sila, ipapakalagkan sila sa mga pulis itong si Moira at Zoe, lalong-lalo na rin at malaman na ng lahat, lalong-lalo na ni Don Pepe, na hindi pala totoong anak ni RJ itong si Zoe.